Okay, good day mga ka-aircon tech. Ayan, may isi-share lang ako na isang problema. Ito, yung CH05 natin na problema. So, nailabas ko na itong mga video at saka error na ito dun sa nakaraang video natin. Pero, ito, iba to yung CH05 error. Minsan naman, hindi lumalabas si CH05. Pero, ayaw naman umandar ng ating fan. Ayan, so alamin natin kung saan galing ang problema. Subscribe na lang, JDL Electronics Service Center. Okay, so i-share ko lang itong isang problema na ito. Yung CH05 natin, minsan nabubuhay siya. Minsan ayaw, hindi lumalabas yung CH05, pero hindi naman umaandar yung pan. Minsan naman umaandar yung pan, pero hindi naman umaandar ang compressor. So sa ganitong problema, wag muna kayong mag-o-option, napapalitan nyo yung board. Yan. So kadalasang nagiging problema lang niya, sundan nyo itong wire na ito. Yan. Papunta dun sa board. Kadalasan yan, nagkakaroon lang ng loose contact dito. So katulad nitong isang issue, nitong isang problema nito, lumabas si CH05. Minsan naman ayaw umandar ng compressor. So minsan ayaw namang umandar ni pan. So minsan mapapakamala natin, sira yung pan motor or may problema yung ating board. Pero sa ganitong problema, huwag muna ang papalitan yung ano, board. So ito, check natin ha. Buksan muna natin siya. Yan, ito kasing design nitong si LG dual inverter na ito. Nakikita nyo, napakarami ng ginamit niyang terminal or yung socket niya. Yan. Tapos natin. Yan. And makikita nyo, napakaliliit ng wire na ginagamit. Yan. Sobrang pipino ng wire. And tingnan nyo, may nakalagay na siyang socket dito. Gumamit pa ulit siya ng isa pang socket. And gumamit pa ulit siya ng isang socket dito. Gumamit na siya ng isang socket dito, may socket pa rin siya dun sa ating board. Sa main board. Yan. So sa ganitong problema, kapag lumabas yung CH05 na yan, or minsan naman yung nag-intermittent nga siya, minsan ayaw umandar ng compressor, minsan ayaw umandar ng pan, o minsan nakapan lang siya, sundan nyo na lang muna ito, yung wiring natin. So katulad nito, gamit muna tayo ng tester. Ayan, so nakabuzzer naman. Binuzzer ko na lang yung tester. Ayan. Ayan, so isa-isahin nyo na lang itong wire na ito. Yung isang socket na ito, yan, mapapansin nyo dalawang socket. Yung isang socket, ito, yung medyo malalaki ang hibla ng wire. Yan, para sa sensor, yung dalawang sensor natin. Yung tube sensor, saka yung room temperature sensor. Ayan, kaya apat na wire siya. So itong kabila, dito dumaan yung control, yung mga tax switches natin. Yung supply, and yung para doon sa remote, and yung sa communication dahil dito siya kumuha ng system. So yung CH05, yun yung ating usually communication failure. So nandito siya sa control ng system. So kapag nagloko dito tayo, nagkaroon ng lost contact or nagkaroon ng shorted, so maaaring hindi natin mai-on or magmamalfunction ang command ng ating aircon. So katulad nyan, ito, trace natin kung saan ang galing yung problema.
Yan. So, umpisahan natin doon sa black. Yun, buo yung black. Yung brown. Yun, good din yung brown. And yung red. Yun. So, kita na natin, nagluloko yung kulay red. Terminal. And, dun tayo sa orange. Orange. Ayun, good yung orange. Yellow. Okay. Green. Okay, meron din. Yun, meron din yung blue. So, sa sensor, wala namang siya nag-appear na problema tayo sa sensor. So, maaaring maayos ito. So, yun. May na-trace tayo na isa. Yung kulay red. Ayan. Kaya, subukan kong maipocus ito. Okay. So, ipopos ko muna. Ayan. Kung makikita nyo, may nakalagay siya ng SW2. Yun. Ito. Yun ang. SW2 is doon sa switch, timer, and CHINB. Ayan. So, dito lang galing yan. Yung kabila, yung CNTH1, ito yung pinangkabitan ng sensor. Ayan. Ito. So, ito ang ginamitan ng control. So, mapapansin nyo yung wire na tinest natin kanina. Ayan, oh. So, maliliit masyado. And, pag binaliktad natin, ayan, oh, yung terminal niya. Yan. Okay. So, subukan kong i-focus. Yan. Ayan, binunot ko yung terminal. So, pansinin nyo yung likod, oh. Ayan, oh. Ito. Ayan, oh. Yan ang nagiging problema niya. So, makikita nyo siya. Ayan, oh. Parang nagkakaroon siya ng green or corrosion. Itong isa, medyo maitim. Ayan, oh. And ito, yan. Yung dalawa. So, ito yung sa sensor. Wala naman. So, maaaring clear yung sa sensor natin. Yan. Ayan. So, makikita nyo, nagkulay, pati kamay ko marumi. Ayan. Okay. Ayan. Okay. So, ayan, yung nagiging problema niya. Yun. Parang nagkakaroon siya ng umido. Umido ba tawag yan? Ayan, umido. So, pagka ganyan, pwede naman nating linisan. Or kung hindi na siya makuha sa cleaning, kaysa naman magpalitaya ng ganito. Pero kung may makukuha naman tayong terminal na bago, kaya lang problema natin kasi niyan, terminal na bago, ang problema yung dito, yung socket. Ayan, kahit siyang nasa loob na yan, nagkakaroon. So, kakaskasin na lang natin siya para mag-contact. Or kung kaya nyo naman siya putulin na lang, ito. Ayan, pwede nyo siyang putulin and ihinang nyo doon sa ilalim. Katulad nyan. Yan. So, pwede naman siya. Kailangan lang, medyo magaling tayong maghinang dahil medyo pino yung wire natin. Okay? So, pakita ulit natin. Ayan, okay. So, yung gagawin nating solution muna ngayon dito, hindi ko muna siya ihinang. I-try lang muna natin kung magkakaroon ng contact. So, pwede naman natin siyang... Ito yung pinaka-terminal. I-push natin ang bahagya para sumikip siya. Yan, katulad nung gagawin ko. So, kumuha lang ako ng tweezer na matulis. Yun. So, ilulubog ko lang siya ng bahagya. Yan. Pero kung may makukuha naman kayong pamalit nitong socket na ito, pwede naman. Yan. And yung pinaka-loob na ito, kung makakaskas nyo, yan, yung mga ngipin niya doon sa socket. Yan. And
spray natin. So, kaskasin natin ng toothbrush para malinis siya yung loob. Yan. Pati itong yung may makikita kasi kayo dyan, may mga parang itim-itim dito sa IC. So, pwede naman siya ang lacquer thinner. Pwedeng panlinis sa ganito. Katulad nitong ginagamit ko. Yan. So, lacquer thinner lang. And, saka natin ulit i-check kung magkakaroon pa siya ng loose contact. Yan. Yun. So, yung na-check ko kanina na may loose contact, yung kulay red. Ito, kita ba siya? Yan. Itong kulay red na wire na ito. Yan yung walang contact kanina doon sa na-trace natin. So, tingnan ulit natin. 1, 2, 3, yun yung pangalwa, pangatlo, kulay red. Yung wala pa rin. Black. So, meron yung black. Meron to. Yung red. Yun. Talagang walang mag-contact dun sa red. So, red lang naman ang problema natin. Yung pangatlo. So, yung kulay red. Yun. So, pwede natin sigurong i-option kung hindi naman natin maikabit. So, ikakat ko na lang siguro ito. Yan. Yun. Ikakat ko na lang siya and lalagyan natin ang wire. Yan. So, kinat ko na lang siya dahil ayaw mag-contact nung ating kulay red. So, nilinis na natin. So, red lang yung ginamit ko. Ayan. So, kung mapapansin nyo, oh, talagang parang nag-corrode na siya pati ito sa loob ng wire. Ayan, oh, maitim na siya. Ayan. Okay. So, gagamit na lang ako ng isang wire na ihihinang ko doon. So, pangatlo. 1, 2, 3. Pangatlong paa. Ito siya. So, meron naman siya ditong parang pinaka-test point niya na nasa ibabaw. Pwede siyang ihinang doon. Ayan, oh. Yung and dito hihinang natin. Okay, so ginawa ko, dinugtong ako siya ng wire kasi pinutol ko siya para magsakto yung haba. Yan. Yung dudugtong na lang natin ang nakahinang. Yan. And saka natin lagyan ng electrical tape. Sino ba yan? So ayan, lagyan lang natin ng tape. Okay. So i-check ulit natin kung may connection na.
yung kinat natin na 1, 2, 3, pangatlong paa. Yun. So, meron na siya. So, maaaring okay na ito. So, pag nakita nyo kasi yan, silipin nyo kaagad. Tingnan nyo kung may mga parang spot ng corrosion. Katulad nitong nakita natin. So, dito muna kayo. Huwag muna kayong pupunta dun sa board. Kasi baka matampered o makapagpalit kayo kaagad ng board. Wala naman pala sa board ang problema. Katulad nitong ginagawa natin. Ayan. And ito yun dito. Kadalasan yan. Nandito yung nagiging problema. Ayan. Kung wala naman kayong pamalit kaagad na ganito, pwede nyo siyang ikat. Idugtong nyo na lang ito. Ayan. So may color coding naman siya. Hindi kayo malilito. Ano lang naman siya eh. Pitong wire lang siya. So madali lang. Idudugtong na lang. Lagyan nyo lang ng tape. Ayan. And meron naman siyang isang terminal dito. So matitrace nyo naman yan. Kahit resistance lang papunta dito. Simula dito, papunta dito, trace nyo na lang ng tester kung saan naglulus. Kasi medyo parang yung tinatawag namin na bangungot na trouble. Pero nandito lang pala sa linya ng wire ang nagiging problema. Kasi makikita nyo kung ilang sakit yung ginamit niya bago makarating dito. So yan, 1, 2, 3. Gumamit pa ng tatlong sakit. So pwede naman siyang nakadirekta na. So ayan, hindi naman natin pwede pakialaman yung nag-design nito. Yan. So pwede naman sanang isa lang simula din, diretso na sa loob. Kaya lang, dinugtong-dugtong pa niya. Kaya yan yung nagiging sakit niya. Lalo na minsan kapag nababasa, pag na-cleaning, nababasa, yan, lumalabas yung problema niya. Kaya dapat nadadry natin ito. So itry natin ulit kung aandar na. Okay. So saksak. Yung tingnan natin kung aandar. So ayan, nakita nyo umandar na yung pan. Ayan. Okay, so umandar na rin yung compressor natin. Ayan. Okay na, umandar na yung unit. So nandun lang, ang naging problema natin ito oh. Ulitin lang natin ulit. Yung isang nag-loose na wire dito. Yan. So ngayon, maayos na siya. And subukan natin galaw-galawin kung may mag-loose pa siya. Yan. Mukhang wala na naman. I-off muna ulit natin. Yan. So may tira pang charge. Okay. So subukan natin galaw-galawin ulit. Baka may naglulus pa siya. Yan. Saksak natin. Yun, nabuhay na ulit. Minsan hindi nyo mapindot itong mga boto na ito. So akala nyo sa mga tax switch ang problema. O minsan ayaw gumana ng remote. So, wala naman dun sa receiver. Ang karaniwang problema niyan, ito lang yan lagi. Kung hindi dito sa terminal, nandito. Yan. Basta yun yung nagiging problema niya kadalasan. Pati ito, bubuksan nyo siya. Yan, yung board na ito. Nagkakaroon minsan, nagpapawis siya. Hindi naman naiiwasan. Ayan, okay na. Maandar na yung unit. Yan, naka-power saver. Ayun, cool. Okay na. So, umaandar na siya. Okay na. And, yan yung problem natin na CHO5. Minsan, ayaw mandar naman ni compressor or ayaw mandar ni pan. So, nandyan lang sa wire na yan. So, ayos na. And, sana may natutunan tayo. Okay? Ayos.